Isuhan ni Senador Christopher Bongo si Health Secretary Francisco Duque III na gawin ang supreme sacrifice pagdating ng panahon. Inihayag ito ni Go sa pagbubukas muli ng pagdinig ng Senado kaugnay sa ulat ng Commission on Audit sa Deficiencies ng DOH sa paghawak po ng COVID-19 funds na nagkakahalaga ng 67 billion pesos. Sinabi po ni Go na handa si Pangulong Rodrigo Duterte na ipaglaban si Duque. Pero sa ngayon ay sinabi ng senador na ang kailangan gawin ng kalihim ay ang supreme sacrifice alang-alang sa mga Pilipino. Ipinunto rin ni Go na naaawa na siya kay Pangulong Duterte na tila pinapasan ang buong mundo sa dami ng problema. My word of advice is make the supreme sacrifice when the right time comes. For now, may hearing naman tayo dito as member po of the Senate Committee, Blue Ribbon Committee. Clear yourself and the DOH, sa lahat po na empleyado ng DOH, and address COWAS findings. Gusto ng tao malaman ang katotohanan. Importante, labas ka ng malinis. Natanong naman ni Senador Panfilo Lacson Sigo kung hinihiling ba nito kay Duque na magbitiw sa pwesto. Bilang sagot ay sinabi ni Go na advice lamang ang ibinigay niya sapagkat kailangan ni Duque na sikapin na linisin ang sarili nitong pangalan. Sa iba pang mga balita, ang mga kasamahang senador nagulat sa pagpapa-resign ni Senator Go kay Department of Health Secretary Francisco Duque III. Ating alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamido. Hindi inaasahan at ikinagulat ng ibang mga senador ang naging pahayag ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo na dapat nang mag-resign si Health Secretary Francisco Duque III sa harap ito ng kontrobersiyang kinakaharap ng DOH kasama ng paggastos ng bilyon-bilyon na COVID-19 response fund ng pamahalaan at umano'y overpricing ng pagbili ng face mask at face shield. Ayon kay Senator Panfiloping Lacson, nakapagtataka na isang mambabatas ang nagpapa-resign ng direkta sa harap-harapan dito kay Secretary Duque. At dati kasing ginawa na ng mga senador ng resolusyon, 14 ang nakapirma, Bombo Elmar, at nananawagan kay Pangulong Duterte na pagbitiwin si Secretary Duque. Pero sa nasabing bilang, hindi kasama si Senator Go sa mga nananawagan ng pagpapali sa kalihim. Paliwanag naman ng mambabatas, masyado nang mabigat ang mga isyu at baka raw maapektuhan na ang buong COVID response ng gobyerno, kaya mas mainam na gumawa ng sakripisyo ang kalihim sa paraan ng pagbibitiw. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. To Secretary Duque, tagal ka nang kilala ni Pangulo. Alam naman natin, alam ni Pangulo, sa kang tapat sa iyong tungkulin. Kaya nga po ikaw ang kanyang pinili nung pagkatapos na isang secretary. Alam natin, nakapagserbisyo ka na rin sa dati sa ibang administrasyon bilang health secretary at tatay mo rin po naging health secretary. At imbis na mag-retire ka na lang sana, wala masyadong pressure na inanyayahan ka magsilbi sa bayan muli ni Pangulong Duterte, napapasalamat kami dyan sa iyong dakilang sakripisyo. Make no mistake, sabi nga ni Pangulong Duterte, may tiwala siya sa iyo until the end. Pero mahirap na. You have done so much already for Filipinos. We don't want that because of issues about you. Your output will be compromised, especially now that we both know lives are at stake. My word of advice is make the supreme sacrifice when the right time comes. For now, may hearing naman tayo dito as member po of the Senate Committee, Blue Ribbon Committee. Clear yourself and the DOH, sa lahat po na empleyado ng DOH, and address COWAS findings. Gusto ng tao malaman ang katotohanan. Importante, lumabas po kayo ng malinis, lumabas ka ng malinis, mahal ka ng Pangulo at pinaglalaban ka niya. Alam ko, mahal mo rin ang Pangulo. Desisyon mo na yan pagdating ng panahon. But my advice is make the supreme sacrifice. Alang-alang na lang sa mga kababayan nating Pilipinos. Naawa na rin po ako kay Pangulong Duterte. Pinapasan na po niya ang mundo at lahat ng problema. Bagi ng pahayag ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo, sa panig naman ni Duque, nakahanda raw siyang umalis sa pwesto. Pero nais muna niyang tapusin yung may sinasagwang investigasyon ng Kongreso at malinis naman ang kanilang ahensya sa pag-question ng Commission on Audit. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Mr. Chairman, with all due respect,
I have been attending all these hearings, both in the House and here in the Senate Blue Ribbon Committee, with one goal in mind. And that is for me and the DOH to clear all of these COA observations and findings of deficiencies and the submission eventually of our agency action plan on the recommendations. Yun lang naman po, we want to clear everything. So if the time comes when I need to resign, I will. I mean, there's no problem with me. Mr. Chairman, we are confronted with a very unique situation. This is a state of public health emergency. And if it's not enough, the people will be the one to judge me. The people will judge everyone from the Department of Health. And we are undeterred in service. All are my people in the DOH who have supported me in this fight against the pandemic. And we would like to, if I will need to leave, and I can leave, there's no problem with that. I just want to be cleared of all these COA findings. Yun lang naman po. Mga kabrigada na hihiwagaan ang ilang senador kung papaanong nabigyan si dating Budget Undersecretary Christopher Lau ng mataas na posisyon sa gobyerno noon at kung papaano ito nabigyan ng airtime ng state-owned PTV kahit nagtatrabaho na ito sa ilalim ng pribadong sektor. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay sa overpricing umano ng protective gear sa gitna ng COVID-19 pandemic, ay kinwestiyon ni Committee Chairman Senator Richard Gordon ang koneksyon umano ni Lau kina Pangulong Rodrigo Duterte at dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Christopher Bongo. Sinabi ni Gordon na kung ito ba ay dahil nagsilbi si Lau bilang campaign lawyer ng Pangulo. Ayon kay Lau, na italaga siya bilang head ng Procurement Service ng Department of Budget and Management dahil hindi pumasa ang kanyang predecessor sa required educational attainment para sa naturang posisyon. Napansin naman ni Senator Panfilo Lacson na nabigyan ng airtime si Lau sa laging handa briefing isang araw matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa Senate hearing na nagdadawit sa kanya sa issue naman ng overpriced na face shields at face mask. Ipinaliwanag naman ni Lau na tinawagan siya ng tauhan ng DBMPS at ng PTV para masagot ang mga issue na nabanggit sa Senate Inquiry. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita, mga kabrigada, muling binigyan din ni Senador Bongo sa hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi nagtrabaho para sa kanya si dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Lau. Iginit ni Go na kailanman ay hindi direktang nag-report sa kanya si Lau bilang isang aide o kaya naman ay tauhan. Ipinaliwanag ng senador na may hiwalay na trabaho sila o ngunit magkakilala sila bilang taga Davao rin ang dating DBM official. Tiniyak naman ng senador na kung may kasalanan sila o ay kailangan nila itong panagutin o ipakulong. Brigada Balita. Kagabi raw, muling nagkausap itong si Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. May bungkitalo dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, idiotoring ng Malacanang na warm, open and productive ang 45 minutong telesummit o meeting sa pamamagitan ng telepono ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping kagabi. Sinalabas ang statement, sinabi ng Malacanang na binanggit ni na Pangulong Duterte at Xi ang posibleng kolaborasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa vaccine development and production. Inihag ni Pangulong Duterte na para mabilis ang post-pandemic recovery, nagtiba nito ang commitment ng Pilipinas sa pagpapalakas ng bilateral relations ng dalawang bansa, lalo na sa trade at infrastructure development. Dito, tiniyak naman ni Xi na patuloy ang pagsuporta ng China sa Build Infrastructure Program ng Duterte Administration at pagsisikap ng Pilipinas na labanan ang COVID-19 na nanggaling sa kanilang bansang China. Maliban dito, natalakay din ang dalawang leader ang mga regional at global developments na posibleng may implikasyon sa Asia-Pacific region. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Xi si Pangulong Duterte na kanyang diotoring na good friend and a colleague at ang mahalagang papel nito para may balik sa normal o on track ang relasyon ng Pilipinas at China. Iginit pa ni Xi na patuloy ni susulo ng China ang anyay principled friendship sa Pilipinas
at palakasin pa ang comprehensive partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Iginagala din daw ng China ang pangako ito sa mga kaibigan, kaya nakahanda magpagtrabaho sa Pilipinas para lahat ng bilateral projects ay makompleto at magkakaroon ng magandang bunga. Hindi naman natalakay o wala nabanggit sa statement na Malhanyang kaugnay sa issue ng West Philippine Sea dispute sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, I'm just curious, pag sinabing tele-summit nitong si President Xi Jinping at Pangulong Duterte, ano to? Virtual na, ano, via teleconference o may video dyan na Bombo Raymond? Well, ang advice, ang sinabi sa atin ay phone conversation lang. Ah, phone conversation. So via phone lang. Audio. Audio lang. So hindi yung dati yung video o video conferencing. So ang nangyari ay tele-summit ang term nila at yun nga, by phone lamang, Bombo Elmar. May nabanggit ba dyan na pagkumpirma ng Malacanang, what about yung mga dagdag pang mga donasyon kung sakasakali? Sinopharm, itong Sinovac na mga vaccine na, Bombo Raymond? Well, ang napag-usapan dito ay patuloy daw yung magiging assistance ng China sa COVID-19 response ng ating gobyerno. At gusto nila yung mas malawak pa na collaboration sa public health sector. At isa dito yung nakikita nila ay posibleng pagkaroon ng vaccine development and production ng dalawang bansa. So tuloy-tuloy at yung dagdag pa na donasyon na tiniyak din ni Xi Jinping ay yung delivery pa ng mas marami pang rice donation o bigas para sa bansa. Dahil may nanunang commitment ang China noong 2018 na kabuuan 10,000 metric tons ng bigas. So far ay 5,000 mahigit na metric tonelada pa lamang ang na-i-deliver. So yan yung kabilang sa mga donasyon. Yung mga bakuna ay wala daw problema at magpapatuloy yung pag-supply ng China sa Philippines, Bombo Elmar. May nabanggit ba dyan yung mga inihahabol na build-build project ng Pangulong Duterte na pinunduhan ng China, Bombo Raymond? Ilang buwan na lamang ang administration ngayon na Bombo Raymond na maihabol, Bombo Raymond? Well, kabilang dito yung ginagawa nila ay yung natapos na rin actually yung Estrella Pantaleon Bridge sa pagitan ng Makati at ng Mandaluyong City, Bombo Elmar, no? Yung mag-uugnay sa dalawang syudad na yan. At yung iba pa, meron pang mga kumbaga, ongoing na build projects na pinupunduhan din dito sa bahagi ng Maynila, Bombo Elmar, na pinupunduhan ng bansang China. Marami pa yung on the works na mga like yung mga dam na ipapatayo gamit ang pera at mga consultants ng China, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niyan, Bombo Raymond. Okay, Bombo.